Isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome po dito po sa Life from the Light. Ako po si Ilaw. Ngayon po ay Biyernes na naman po. Okay, tapos na naman po isang linggo. Bukas po ay pahinga sa karamihan. Siguro po yung iba may mga gagawin, busy yung iba, magpe-prepare for their exams next week. Pero ang pinaka-importante po ay buhay po tayong lahat at dapat po magpasalamat sa Panginoon. Kaya dapat ialay din ang bawat araw sa Panginoon. Now, our discussion for today would revolve around Mama Mary. Bakit po? Kasi tomorrow, December 8, ay kapistahan po ng kanyang Immaculate Conception. Pag sinabi pong Immaculate Conception, ibig sabihin po, si Maria ay ipinaglihi po ng walang sala and hindi na rin po siya nabahiran ng kasalanan. Mamaya po, titignan po natin ng scriptures, okay? Kung paano po talaga nasabi na si Maria ay walang sala. Pero I would just like to remind everyone na bukas po ay Holy Day of Obligation, so required po tayong magsimba. Now, kung magsisimba po kayo tomorrow evening, okay, basta po yung pang-anticipated mass, you would have already fulfilled yung obligation nyo for December 8, pati na rin po sa second Sunday of Advent. Now, balikan na po natin yung ano, yung kumbaga yung sinabi ko kanina, na paano natin malalaman na talagang si Maria ay ano tawag dito, pinaglihi ng walang sala or talagang hindi nagkasala. Okay, I'm now browsing my Bible app. Yan po. Yan po ang Bible app. Okay, at titingnan po natin sa Luke chapter 1 verse 26 to 29. Okay, kahit hanggang 28 lang. Okay ba? Sabi dito, in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, meaning yung angel, sinabi ng angel, "Hail, favored one, the Lord is with you." Okay? Hail, favored one, the Lord is with you. Sa ibang translation po, brothers and sisters in Christ, ang mababasa pa po natin, "Hail, highly favored one." May iba pa po, "Hail, full of grace." Okay, "the Lord is with you." Alam niyo po, napaka-importante po nung verse na yun kasi po, isa po talaga yung makikita nating biblical foundation kung bakit po si Maria ay pinaglihi ng walang sala. Eventually, naging puro po talaga siya, hindi siya nabahiran ng kasalanan. Bakit po? We have to remember, brothers and sisters in Christ, na ang New Testament ay originally written in Greek. Okay, tanda po, in Greek. And if we go to the Greek version, the Greek translation, hindi pala siya dapat Greek translation, if we go to the original text which is Greek, ganito po ang mababasa natin sa verse 28. Okay, yung "Hail, full of grace." Okay, "the Lord is with you," or "Hail, favored one." Ito po sabi, "Kaire," ibig sabihin, "Hail, ke karitomene, ho kurios metasu." Kaire, ke karitomene, ho kurios o kurios metasu. Ito po makikita nyo sa Greek. Ayan po, yung verse 28. Kita-kita po. Tapos dito po sa bandang dito, yan. Kaire, ke karitomene, ho kurios metasu. Kurios is word for Lord. Kaya nga tayo merong Kyrie eleison, Lord have mercy. Pero ito po, ito po ang importante dyan, itong word na ke karitomene. Ano po bang ibig sabihin yan? Actually po, brothers and sisters in Christ, wala pong exact translation ang ke karitomene sa English. Kaya nga po, if we read our translated ano Bible, mapapansin ninyo, maraming translation for ke karitomene. Nariyan po yung highly favored one, nandiyan po yung favored one, nandiyan din po yung full of grace. Bakit po? Kasi yung exact translation po nito, wala po. Pero ang meaning po niyan, ano po? Ito po ay isang klase ng verb, ng tense ng verb, kung saan may nangyaring action at yung action na yun ay nagpapatuloy pa rin sa present hanggang sa future. So, ibig sabihin, si Maria, may nangyaring action na pinuno siya ng grasya, but yung action ng pagpuno ng grasya ay ano po, nagpapatuloy pa rin po hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Sa madaling salita, brothers and sisters in Christ, kung si Maria ay patuloy na pinupuno ng grasya,
walang lugar ng kasalanan sa buhay niya. Kaya nga naman tayong mga Katolikong Kristiyano ay meron pong selebrasyon o pagdiriwang ng Immaculate Conception ni Mary dahil po sa katagang ito na binanggit po mismo ng Anghel Gabriel nang makita niya po ang Inang Maria. And yun lang po, brothers and sisters in Christ. At maganda po talagang pagnilayan niya kasi po, marirealize natin talagang merong malaking bahagi si Maria sa salvation history. May malaki rin po siyang bahagi sa buhay natin bilang ina ng Diyos at ina na rin natin sa pamamagitan ni Jesus na ating kapatid. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. I hope this learning gives new light sa inyo para talagang mas ma-appreciate ninyo ang role ng ating mahal na ina sa ating kaligtasan. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami po tayong makatekize at ma-evangelize. And remember po, sa darating ng December 12, magkakaroon po tayo ng Advent Recollection dito po sa Facebook via Facebook Live. Yun lamang po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.